guys, this is Aleia Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga dapat gawin para hindi tayo i-terminate ng amo natin? So, hindi ko lang alam kung naano nyo na yung iba kong vlog, pero magbablog uli ako about termination kasi may iba nga, ang daming na-on the spot terminate. Ayan, so first is huwag kang magbasag ng gamit. Huwag nyong sirain yung mga gamit ng amo nyo kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit ano na ano nila. Binibilang yan nila guys, makatatlong basag ka minsan, nagdeterminate sila. Kaya huwag nyong basagin yung mga gamit nila or huwag nyong ingatan nyo talaga. So ako, parati muntik-muntikan lang. Ayun nga yung tasa, nabasag ko. And then ayun nga sa bahay ng matanda, nakasira ako doon. Pero the rest na dito, hindi na ako nakasira sa bahay. May nasisira ako pero nakikita ata sa CCTV. Pero hindi ata nakikita ng amo ko, hindi niya nire-review. Nung nakaraan, naputol ko yung ano ng bata, yung sign tin. Tinapon ko sa basurahan. Tinapon ko. Pero nandun yung sa harap ng CCTV nung nasira, nung naputol ko. Kasi sinasarado ko, tapos hindi masarado. Tapos biglang lumagapak. Ang ginawa ko, dinambot ko kaagad, tinapon ko sa basurahan. Tinakpan ko syempre para hindi nila makita na ano yung tinapon doon. So merong ano basura sa taas na mga tissue-tissue. Nilagay ko siya doon sa ilalim, tinakpan ko ng tissue. Hindi na nila nakita. And thankful ako kasi parang hindi rin naman nakita ng amo kong babae na ano, hindi dapat kinumpronta niya ako. So hindi. Siguro na nahimik lang yan. Baka iniipol lang yung mga kalokohan kong ginagawa. Pag biglang sumabog, boom! Ayun na ata yung mangyayari sa akin, visit. And then, sabi nga ni ate, yung viewers ko na nag-for good na, pero nanonood pa din siya ng vlog ko. Yun nga, hinalo ko yung damit ko doon sa damit ng bata nung nilabhan ko. So, huwag nyong gagawin yun, huwag nyong ihalo. Simula nung kahit pagod ako, hindi ko inahalo. Tapos, nakita ko yung Indonesia na nandun sa ano, sa bahay ng amo na matanda. Ang ginagawa niya pag naliligo siya, laban niya kaagad yung damit niya pagkatapos niya maligo. Kaya pagkatapos niya maligo, may dala yan siya always na balde. May dala yan siya balde pagligo niya sa CR. And paglabas niya, bit-bit niya yung balde, may laman na na ano, na damit niya and sinasampay niya. Maubos yung downy ko niyan pagka ganyan. So nung nakaraan, 7 araw ata akong hindi nakapaglaba. Kaya hanggang ngayon, basa pa sila doon. Yung iba dito tutupiin ko. Pero parang ang dami pang basa doon. Ilan pa yung mga pajama ko na nandun na pang winter andun. Yun pa yung basa. And ito guys, ito pala binigay lang to sa akin nung ano, yung nanghingi ako ng winter. And then ito binigay niya, makapal to. Ayan, so... nagugulat yung amo ko, may mga damit-damit akong pang winter, hindi niya alam, pinanghingi ko to. Ayan, and then yung kaibigan ko, yung suot ko dyan, nakita yung chan ko, bigay niya lang din sa akin yan pang winter. So, kayo kung ano, kapalan nyo na yung mukha nyo yung mga walang pang winter dyan, mag-post kayo sa Pangyaw, namimigay sila ng pang winter. Ayan, pwede ding sa mga OFW in Hong Kong, Pangyaw. Ano ba yung Pangyaw OFW in Hong Kong? Meron din, pwede kang magpa-post sa admin na manghingi ka ng winter. And yung may mga winter dyan is nagbibigay sila. So, ayun yung gawin nyo para makasave kayo. And din yung kaibigan ko, nakahingi din siya ng madaming pang-winter. Kaya hindi rin siya namang problema. Kasi guys, ang kapal niya kasi, pero gusto ko siyang iuwi sa Pinas. Ang problema kasi, isang maleta mo lang, baka 4 na pang-winter or 6 lang yung madala mo. Kasi sobrang kapal niya pag tinupi-tupi mo. Ayan, so... And then guys, pag naglilinis kayo, nandun tayo sa termination, balik tayo doon, huwag tayong chismosa. Ayan, pag naglilinis kayo, yung linis na pulido, kasi nung nakaraan, naglilinis ako sa CR, buti na lang kamo, kahit na magsi-7 months na ako dito, consistent pa din akong magtrabaho kung ano yung mas magaling pa nga ako ngayon kaysa nung bago ako. So, consistent yung kasipagan ko, yung kalinisan ko, mas naging upgraded, char. Ayan, so, nagulat ako, pumunta yung amo kong babae doon sa CR, and nakita niya na lahat na nga ng mga gamit na nandun sa sink, sa may lababo, pinagtatanggal ko lahat yan, and pinupunasan ko yan bago ko binalik. So, nung nakita niya na ginagawa ko yon, wala siyang comment, and siguro natutuwa siya kasi hindi ako nagbago. Kung ano ako kasipag nung bago, hanggang ngayon nandun pa din yung sipag ko. Kaya kayo guys, huwag niyong tinatamad-tamaran, lalo yung mga first timer na iba, karamihan upo-upo. So huwag kayong upo-upo. Hanggat maaari, maghanap kayo ng makukuting-ting.
makakaupo lang kayo kung makapag-adjust kayo. Pero nung bago ako dito, hindi talaga ako umuupo. Nakakaupo lang ako kain. Tapos yung kain ko, kain ano pa, pang army, 3 minutes lang, tapos na ako. Magugulat yung amo ko, lumalagatik na naman yung mga hugasan. Guhugas na naman ako. So, ganun ako kaano, and halos lahat nakalikot ko na nung bago ako dito. Inuutosan ako ng amo kong matulog, kasi umaalis siya. Hindi ako natutulog. Doon ako minsan nakakaganon-ganon ako doon, kakapuna sa cabinet. So, ganun ako kalinis dati. And yung mga gamit nila na pinaglalagay, halimbawa, yung mga heater dyan o kung ano yung ano dyan, tanggalin nyo yung mga gamit and punasan nyo, tsaka nyo ibalik ngayon. Ganun kayo maglinis. And sa pagbamap, anhan nyo din na malinis din, kasi nga ayaw nila na may nakikita mga buhok-buhok. Kaya ako, buti na lang kamo yung amo ko, hindi rin ganun kaselan. Pero yung mga buhok-buhok is tanggalin nyo, kasi pag na, madali lang kasi makita yung mga buhok-buhok na yan. Ayan, so ano pa ba yung ano ko dyan? Ano pa ba? Para hindi ma-terminate, huwag mangialam sa mga gamit nila. Ayan. So, magpaalam muna kayo kapag may gusto kayong kunin or may gusto kayong hingin, ganun. So, and then, kung ano yung mga gamit nila, kung saan nila nilagay, is doon nyo lang din ilagay. Tandaan nyo, kasi hinahanap yan nila. Kaya, pag hindi nila nakita yan, mababadrip yan siya. Kailangan, kung saan nila nilagay, ibabalik nyo din yun. Kaya ako, minsan pinipicturan ko yung mga gamit na nakasalansan dyan, para in case, pag binalik ko, nasa tamang lagayan pa din. And then, pag nakikita ko yung amo ko, kung paano niya i-arrange yung, halimbawa, yung lagayan nila ng mga baso ng toothpaste, ng toothbrush, ayan, mga baso, pag nagtututbrush sila, baso yung gamit, tasa, ayan, so, inayos niya ngayon ng ibang ayos. So, nung nakita ko yun, yun na, sinusunod ko na kung ano yung ayos niya. Yun yung gawin nyo, yung hindi nyo na kailangan turuan. And then, nung nakaraan, na puri niya din ako, kasi nga, lahat ng terno niya na pajama is nakalabas na lahat, and time niya na labhan ko yung mga damit niya ngayong araw. So, lahat ng pajama niya nakalabas. So, pag ikaw katulong, automatic na yon. Pag nakalabas kasi lahat, nagamit niya na, ibig sabihin, labhan mo na lahat. So, ako, nakita ko sa cabinet, wala na siyang pajamang natira. So, yung last na ginamit niya kagabi, iniwan ko. So, hindi ko nilabhan. Tatlong pajama nakalabas, dalawang pajama nilaban ko, yung isa iniwan ko. Tapos, nung pag-uwi niya, nakita niya nga na nakasampay na yung mga damit niya. So, pumasok siya sa loob ng kwarto, and then paglabas niya, suot niya yung pajama na iniwan ko. Tapos sabi niya sa akin, ang talino mo. Sabi niya gano'n. Nashock ako. Bakit? Sabi ko gano'n. Napatawa ko. Bakit ma'am? Sabi niya, buti naisip mo na hindi labhan to. Kasi wala na talaga akong gagamitin pag nalabhan pa to. Sabi ko, opo, nakita ko kasi na wala ka ng pajama na available dyan sa cabinet. Kaya hindi ko na inano, hindi ko na nilabhan. Sabi ko gano'n sa kanya. So yung mga konting bagay guys, kung mapapahalagahan mo yan, na-appreciate nila yan. Kaya kahit papaano naman, nagagawan ko naman ang paraan, and nakikita naman nila na tinatry ko yung best ko na maging okay na katulong para hindi nila ako nasisita. And then kahapon, nakinabahan ako, baka doon ako matulog sa labas ng bahay. Nagtapon ako ngayon ng basura, di yung pinto namin, fingerprint yung ginagamit. Sa sobrang dry ng kamay ko, hindi na gumagana yung fingerprint. So, nakatatlong attempt na ako, hindi pa. So, isa pa uli. Tumunog na ngayon, yung parang nag-a-alarm na siya na may gustong pumasok, parang ganun. Ang ingay niya, ang ingay. Ang ingay ng tunog niya. And then, hindi sila nagising or ano, kasi nga nasa loob sila ng kwarto. So, naiiyak na ako sa labas kasi tumigil yung ingay na yon ng mga 1 minute. Tapos, tinatry ko ngayon na ipa-fingerprint uli yung kamay ko. Hindi na nagumagana, hindi na nag-e-error or ano, wala na talaga. So, Diyos ko, na pag ganun na lang ako doon sa pinto, iiyak na ako and hindi ko na naririnig na may tao dito sa labas ng sala. Nasa kwarto na sila lahat. Tinawag ko kayo yung amo ko kasi wala din akong dalang cellphone. Lumabas ako, nagtapong basura. Sabi ko, ma'am, walang sumasagot. Sabi ko, punyita, talaga nabuhay to. Ginawa ko yung laway ko, ginanon ko sa ano ko, sa kamay ko, ginanon ko, puta, error pa din. Anong ginawa ko? Pumunta ako dun sa basurahan, may ano dun, may gripo dun sa gilid, hinugasan ko yung kamay ko dun, and then pinunasan ko, and then pagbalik ko, ayun, gumana na. Tapos, ay, nakita ko ng amo ko na pag ganun ako, amo ko lalaki na pag ganun ako sa pinto. Sabi niya, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, akala ko matutulog na ako sa labas kasi
hindi gumagana tong kamay ko, ilang beses ko na tinry. Sabi niya, inanap ka kita, wala ka nga dito. Sabi ko, baka doon na nga ako matulog, sir. Sabi ko, ganun, tapos napatawa yung amo ko sa akin. So, ayun, yung mga konting bagay, dapat alam nyo, kabisado nyo, and hindi na kayo magpautos. Pag nakikita nyo madumi, ako, hindi ako inutusan ng amo ko na linisin yung kalan. Pero, nung nakaraan, akala niya siguro anong ginagawa ko doon, bakit nagkukuting-ting or nananahimik ako sa kusina, bigla siyang sumilip. Nakita niya ako, nagkukuskus ng ano, ng ganuna ng kalan. Nagkukuskus ako noon. Tapos, ayun, parang natuwa siya. Na-appreciate niya siguro. Natuwa siya. Sabi, nagpaalam siya sa akin, good night, salamat. Sabi niya ganun sa akin. And then, nung nakaraan din, alas 2:30 na, mag-alas 3 na, hindi ako nakatulog kasi ang dami kong ginawa. Naglaba ako ng isang linggo kong damit. So, pag uwi niya, nakita niya ako, sabi niya, hindi ka natulog? Sabi ko, inaantay kita kasi namalingki ka. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos, ayun, inasikaso ko yung mga ano niya, lulutuin. Tapos, nilagay ko sa rep. And then, umalis siya kasi susunduin niya na yung bata alas 3:30. Bumalik siya, and then sabi niya sa akin, matulog ka, sabi niya ganun, mamaya pa tayo magluluto, matulog ka muna. Tapos ayun, natuwa ako, tapos natulog ako uli ng 35 minutes dito sa taas, and bumaba ako, mag-aalas 5 na ng hapon, so nakatulog ako. Yung mga ganung bagay, natutuwa siya. And then, sa isang plastic, merong ano dun, kahoy-kahoy na nilalagay namin sa sabaw, and then may isang mga beans. Hindi niya ako inutusan na pagbukurin ko yan, ang ginawa ko, pinagbukod-bukod ko na. So ngayon, yung binuksan niya, magkukuha siya ng mga pangsangkap sa sabaw, hinanap niya ngayon yung beans. Sabi ko, binukod ko na, nandito na siya sa isang plastic. Sabi niya, salamat, buti naisip mo yung mga ganyan. Yan, yung mga konting bagay ba na gawin nyo na, hindi nyo na anuhin. Kasi may ibang amo na na-appreciate yan na hindi mo na kayang utusan, hindi mo na kailangan utusan, nagagawa mo na, mas natutuwa sila sa ganun. Ayun lang guys, sana walang matiterminate sa inyo, and thank you so much for watching. Bye-bye!